Creamline coach to ADAMSON with Bang Pineda. Ateneo may high school team na. UE may Pasabog. Pero bago yan, mag-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe, tikang ang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Matagal pa man ang UAP Season 86, di pa rin papahuli ang mga UAP schools sa kanilang halos isang taong paghahanda para sa nasabing season. At ang reigning bronze medalist nga na ADAMSON Lady Falcons, agad na nakahanap na ng bagong coach. Matatanda ang earlier this month ay pinakawala ng team si veteran tactician Jerry Yee bilang head coach ng koponan na nagdala sa kanila sa podium finish dahil sa involvement nito bilang head coach naman ng newest PVL team na Farm Fresh Foxes na maaaring maging malaking sagabal sa kanyang trabaho sa ADAMSON. Ngayon nga, June 13, opisyal nang inanunsyo ng mismong ADAMSON University ang kanilang bagong head coach. At tatak ADAMSON o Certified ADAMSONians ang pinalit kay Coach Jerry Yee. Si UAAP Junior Silver Medalist Coach at former ADAMSON Falcons, JP Yude, ang magiging bagong head coach ng Lady Falcons simula Season 86. Si Yude ang nagdala sa makasaysayang silver medal finish ng ADAMSON sa Juniors Division kung saan nabigyan nila ng magandang laban ng reigning champions na NU Lady Bullpups. Isang pambihirang achievement ito kay Yude na maaaring malaking dahilan kung bakit siya na na-promote bilang women's team coach ng ADAMSON. Isa si Yude sa mga magagaling na men's volleyball players noon, nakabatch pa ni Brian Bagunas at after he graduated, he instantly transitioned being a coach. Si Yude rin ay dating assistant coach ni Coach Ty Bundit noon sa Creamline Cool Smashers na nag-uwi rin ng ilang kampyonato sa PVL bago ito may sabak bilang coach ng kanyang mismong alma mater. Kaya kung credentials, walang question ang kakayahan ni Yude na sa ngayon ang maituturing na pinakabatang head coach sa UAAP Women's Volleyball. Mas bata pa ito kaysa kay NU coach Ray Carl de Makulangan. Makasama naman ni Yude bilang kanyang mga assistant coaches ang mga dating ADAMSONian players na si former indoor and beach volleyball player Leo Miranda na ka-teammate rin ni Yude sa men's division noon at si legendary ADAMSON libero and now Acadi Charger and national team player Bang Pineda. Yes, ito ang magiging kauna-unahang malaking coaching role ni Pineda sa kanyang volleyball career. Inaasang ang mga bagitong coaches na ito ay magkakaroon ng magandang sistema at pakikisama sa halos malalapit lamang sa kanilang edad na ADAMSON Lady Falcons sa paunguna ni Kapitana Louie Romero. Good luck, Adu! Samantala mula sa ibon, patungo naman tayo sa isa pang ibon. Dahil good news para sa mga Ateneo fans, naglaro na sa kauna-unahang pagkakataon ang newly established Ateneo Juniors Volleyball Team. Yan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita na si former NU coach Vheadz Castillo ang nagsisilbing head coach ng nasabing team. Unfortunately, tinalo ang batang Ateneo team ng Immaculate Conception Academy sa kanilang unang laban. At least para sa mga ABI fans, magkakaroon na sila ng maayos na grassroots program under a watch of a well-known mentor. After ADAMSON and Ateneo, UE naman tayo. May pasabog umano ang UE Lady Warriors sa darating na UAP Season 86 dahil sila nga ang hosts next season, malaki umano ang paghahanda ng nasabing team. Ugong-ugong ngayon na marahil malaking revamp at pagpapalakas ang hinahanda ng Lady Warriors. Di umano ilan sa mga top high school prospects ngayon ang kanilang nililigawan, kabilang na rin ang pagpapalit ng coaching staff. Ang dalawang tinanggal or kumalas na coach umano ang marahil candidates for the next UAE head coaching post. Muli, ito ang mausap-usapan pa lamang at maghihintay tayo ng kumpirmasyon at anunsyo sa UAE management. So, do you out, mag-Vheadz, dig a voice upon this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update only coming videos.